Hello and good day sa atin mga kaibigan, gusto mo ba malaman ano yung sikreto natin para magtagumpay sa negosyo ng motorcycle helmet tulad dito. At simula lang to mga kaibigan sa tatlong prasong helmet. Ngayon, meron ng parating na bagong branch, pang-apat na branch sa Rosario, Batangas. Tara mga kaibigan, pag-usapan natin yan kung paano ba at ano ang sikreto para sa negosyo motorcycle helmet. Hello! Yan mga kaibigan, anong ba talaga ang sikreto sa pagtatayo ng isang motorcycle helmet? Alam niyo ba mga kaibigan? Eh, syempre may mga sikreto yan. Ngayon, ayun ang mag-uusapan natin. Mabilis lang ito mga kaibigan na ang sikreto, unang-una, eh dapat matapang ka. Matapang ka sa lahat ng pagsubok. Matapang ka mangutang, syempre. May lalabas kang puhunan, matapang ka alpasan. O matapang ka bitawan ang iyong puhunan o iyong ipon. Kasi, hindi ka naman nakakasigurado kung papatok o magkikilig talaga ang helmet na papasukan mo o helmet na business na papasukan mo. Yan ang pinaka-importante. Isa sa mga sikreto ng isang mga negosyante, ang pagiging matapang. Dapat may puso ka, dapat meron kang isip na hindi ka basta-basta susuko. Kasi, hindi lahat dito nagtatagumpay. Kasunod natin, syempre, dapat kapag ang business mo o ang helmet mo ay kumikita or merong tinubo, paikutin mo lang siya. Hindi mo dapat kukunin ang tubo para gamitin sa personal use mo. Diba, halimbawa, pambahay sa kuryente ng bahay. Hindi po dapat yun. Pang load, hindi rin dapat kasama yun. Kung personal use, kung ginagamit yung load na yun. Pero kung sa business, siguro okay lang yun. Pero mas maganda, mga kaibigan, separate ang kita ng isang shop o ng business mo doon sa personal use na ginagawa mo. Okay? Kasunod, mga kaibigan, dapat alam mo yung helmet na ibebenta mo. Aralin mo mabuti kung ano yung helmet na ibebenta mo. Hindi yung basta-basta kukuha ka lamang, eh hindi mo pala alam kung anong klase yung helmet na binibenta mo. Baka mamaya ay substandard na yan o hindi na maganda yung quality niya. Pero syempre, depende pa siya yan kung gusto mo yung quality or semi-quality or sabihin natin substandard. Kasi totoo lang, maraming naglipa na o marami dito sa atin ang nagbebenta ng substandard. Tandaan nyo yan mga kaibigan, maraming substandard na helmet. Kung magtitinda ka yan, choice mo yan. Pero syempre, mas maganda kung magbebenta ka ng mga helmet, eh yung makuwality na. Di ba? At ang masunod, mga kaibigan, na dapat natin tatandaan o yung sikreto talaga ng pagkatayo ng isang motorcycle helmet, kung ito ay nasa online, mas online mo gagamitin, eh dapat marunong kang mag-post, marunong kang mag-subali sa lahat ng group o sa lahat ng buy and sell. Dapat marunong kang sumali dyan. Siyempre, marketplace. Sumali ka rin sa mga riding community. Sumali ka rin sa mga motorcycle group. Ayan, mga kaibigan, nakakatulong yan. Kasi kapag nag-post ka sa online, eh dapat malimit. Or sabihin natin, tatlong beses hanggang maaari sa loob ng isang araw para makilala yung shop mo at para makilala yung business mo. Iyan, mga kaibigan, ang dapat ating tandaan. At napakasimple lang yun, di ba? Ilang lang yan sa mga paraan o mga sikreto natin kung paano magiging success ang pagtayo ng motorcycle helmet mo. At hindi lang yan, mga kaibigan, isa sa mga tip din, dapat magtiwala ka sa helmet na binibenta mo. Dapat magkaroon ka ng isang business hanggat maaari o isang helmet na doon ka makikinan. Ngayon, mga kaibigan, so share ko lang ng konti sa inyo. Itong helmet na suko, nagsimula na sa 6 na piraso. Pandemic pa yun. 6 na pirasong helmet. Ngayon, meron itong pang-apat na branch na. Diba? Pandemic nagsimula, pero paano sila nakasurvive? Yun ang mga sikreto na sinasabi ko sa inyo. Okay? Sipag, puso, tsaka siyempre, dedikasyon sa pagkakosyo ang dapat mo. Okay? Hindi lang mga kaibigan, ingat tayo palagi. Siyempre, sige ka shoutout muna kay Legacy Moto at taga Cebu. Maraming salamat sa pag-support at siyempre mag-PM sa atin. Maraming tayo matutunan sa iyo. Puntahan nyo na, pag-uwapiti sila ng reseller at wholesaler. Legacy Moto ng Cebu City. Okay, maraming salamat. Ingat tayo.
langit sa inyong mga tabi-pamilyang taga-atay sa atin. Bye-bye. Thank you.